Hello mga kasando, welcome sa aking channel. My name is Kuku Crypto TV. At sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano magsimula sa Axie Infinity. Tara! Okay, so nandito na tayo sa website ng Axie Infinity. Just type in axieinfinity.com and makikita nyo naman ng cute na mga art ng Axie Infinity. So, battle, collect, and earn. So, yan ang digital nation ng Axie Infinity. So, scroll lang natin. Tignan natin konting explanation about the game. Ang Axie Infinity ay isang play-to-earn revolution. Kung hindi nyo pa napapanood yung video ng play-to-earn documentary, I suggest pumunta kayo sa YouTube at hanapin nyo lang Play to Earn NFT Gaming in the Philippines. So, ang dami ng views nito. Almost 120,000 na yung views niyan. Pinapaliwanag dyan kung paano nangyari yung revolution ng Play to Earn sa Pilipinas. So, I hope makatulong sa inyo yan para mabigyan kayo ng more information about Axie Infinity, about this game. Ayan, Axie is a new type of game partially owned and operated by its players. Anong ibig sabihin nun? Eventually, no, itong game na to ay magiging pagmamay-ari ng mga players. Diba, nakasanayan natin na yung mga games ay mga developers lang ang nagmamay-ari. At pwede nilang gawin kahit ano, basta sila ang masusunod. Unlike with play to earn or yung owned and operated by its players, pwede tayong mag-decide bilang player kung ano yung magiging direction ng isang game or ng game ng Axie. Pwede kang kumita ng mga tokens dito tulad ng SLP or Smooth Love Potion at ng AXS tokens. So, ipapaliwanag ko, of course, sa ibang videos para mas maunawaan nyo kung paano kumita at ano yung halaga ng mga tokens na to. Ayan. So, Axie Battle, we have different types of battle. Yung tinatawag na Adventure, Arena Battle, at meron din tayo yung Breeding. Ayan. Build unstoppable teams of Axie and conquer your enemies. Ayan. So ayan, adventure mode. Yung adventure mode, kalaban mo dyan mga chimera or mga monsters or mobs, yung tinatawag. Arena battle, ito yung PvP. Kalaban mo dito yung kapwa mo player. Global ito. So meron tayong tinatawag dyan na matchmaking rank. And then yung breeding naman, kung mahilig ka naman mag-breed ng mga Axies, pwedeng-pwede din. Isang way din yan kung paano kumita sa Axie Infinity. And then meron din tayong tinatawag na Axie Land Play or Land Gameplay. So ngayon, ang meron pa lang ay yung adventure, arena battle, at yung breeding. Yung land gameplay, meron din akong video niyan, pinakita ko kung paano maglaro sa land gameplay. Pero hindi pa buo yung detalye dito sa land gameplay. Pero very very exciting yan. Ayan yung mga susunod na mga updates na mangyayari sa Axie Infinity. So kung tinatanong mo yung sarili mo, is it too late na ba? Sobrang aga pa dahil wala pang land gameplay, wala pang ibang version ng game, at wala pang ibang games within Axie Infinity. Yung mga partners ng Axie Infinity, si Ubisoft, Aave, Binance, ayan, largest cryptocurrency exchange. Yung Ubisoft, kilala naman natin yung mga games na yan. Samsung, Delphi Digital, Kyber Network, Maker, and Upbeat. Ayan. So, kung gusto yung sumali sa Discord channel, click nyo lang yung link dito sa Discord. Ayan, mariredirect kayo. Mag-download kayo ng Discord app. Automatic yan. Pwede na kayo makapag-join sa Axie Infinity. Okay. And by the way, bago kayo maglabas ng kahit anong amount of money, kahit magkanong amount of money, make sure na basahin niyo yung terms of service or terms of use ng Axie Infinity. So, kiklik niyo lang yan, terms of use, and then basahin niyo mabuti kung ano yung mga nakalagay dito. Ano yung mga karapatan niyo, ano yung mga karapatan ng Axie Infinity, at ano yung mga bawal at mga hindi dapat gawin sa Axie Infinity. Okay? So, para mas malinaw, importante na nauunawaan nyo po ito lahat. So, ngayon naman, kung gusto nyo ma-download yung game, i-click nyo lang yung play now. Then, automatic yan. Pwede kayong mamili, no? Sa, ayan, nag-automatic download siya. Cancel natin. Pwede kayong mamili sa iOS, Android, or Mac OS. Meron tayong mga available na iba't ibang platform. Sa ngayon, yung Android natin, APK pa lang. Yung sa iOS natin, test flight pa lang. Pero ang goal ng Axie Infinity, syempre, para sa massive adoption or mass adoption, ay yung tinatawag na applicable na siya sa App Store at iOS Store, o App Store or Play Store, para mas madali na siya ma-download ng mga bagong players. Okay?
So, ang next naman natin na gagawin ay pupunta tayo sa marketplace. So, pwede nyo i-click yung home, yung battle, yung land, yung AXS, at yung iba pang news, at yung more, getting started, launcher sale, encyclopedia, Axie Laboratory, para sa iba pang detalye. Pero ngayon, ipapakita ko lang sa inyo yung mga simple way kung paano kayo mapagsimula sa Axie Infinity. So, punta kayo sa marketplace, and then mariredirect kayo dito sa dashboard. Ito yung total sales volume ng Axie Infinity. Imagine sa within 24 hours, meron siyang $4.3 million na sales. So ibig sabihin, marami yung bumibili ng Axie sa marketplace ngayon. Hindi pa kasama diyan yung mga OTC or over the counter trades at yung mga P2P or yung peer to peer, no? Pero maganda niyan, yung ating marketplace ay very active at very healthy. Maraming buyers, maraming sellers ang nagpo-provide ng Axie din. Ayan, so ngayon pa lang 17,778 na yung nabenta na Axie. So ayan, may kita niyo yung mga prices din diyan. Tignan natin, no, yung mga price sa marketplace. Yan, dito niyo makikita yung mga Axies, yung mga presyo. Pero meron akong separate video na ginawa para mas maunawaan niyo kung paano pumili ng Axie sa marketplace at paano kayo makakapagsimula ng team, no? It's either limited budget or kung may budget, i-discuss din natin 'yan sa next video. Okay, so gagawa na tayo ng account. Click nyo lang sa upper right corner yung login. Ayan. So, ang kailangan nyo lang gawin ay mag-download kayo ng MetaMask at ng Ronin. So, yung mga videos na yun, meron akong basic guide kung paano gumawa ng MetaMask account at ng Ronin account. Both sa PC, sa laptop, and sa mobile version. Ayan. Kung nakagawa na kayo ng account sa MetaMask at na-activate nyo na yung Axie account nyo sa email, at nakagawa na rin kayo ng Ronin, attach nyo na yung Ronin address nyo sa MetaMask, and then pwede na tayo mag-login. So, click nyo lang login with MetaMask, and then mayroong lalabas dyan na pop-up na message. Mamimili kayo, for example, kung isa lang naman yung account nyo, pipiliin nyo lang kung ano yung account na isa-sign in nyo. So, click nyo lang yung next, and then click nyo lang yung connect. No? Ibig sabihin nito, ina-allow mo yung wallet address mo, yung Ethereum wallet mo, na mag-interact sa website ng Axie Infinity. Ayan, so click lang natin na sign. Okay? Okay, so naka-login na tayo. Makikita nyo na yung dashboard ninyo. Yung explanation kung paano i-link yung email at yung Ronin address, meron akong separate video na yun. Pero dito, pwede rin kayong mag-login ng Axie account without connecting your MetaMask wallet sa Axie dashboard. Ang difference lang nun, let's say for example, log out natin yan at i-login natin to. Pag nag-login kayo dyan, hindi nyo ma-access yung wallet nyo sa Ethereum. For example, gusto nyo mag-deposit, gusto nyo mag-transfer ng funds, hindi nyo ma-access yung wallet, yung laman ng wallet nyo dito papunta sa Axie dashboard. Okay, so nakabalik na tayo. Dalawang option para mag-login. MetaMask at yung email ninyo. Kung gusto nyo lang kuhanin yung QR code, pwede nyo lang kayo mag-login via email. Kung gusto nyo naman i-connect yung wallet nyo at bumili kayo or mag-transfer, mag-deposit, mag-transact kayo, papasok, no, sa Axie Infinity website, kailangan i-connect nyo yung MetaMask address nyo. At huwag nyo kakalimutan na itabi nyo palagi yung inyong seed phrase or private key sa MetaMask at sa Ronin ninyo. Kasi pinaka-importante po yan. Kapag yan po ay nawala, walang sino man ang pwede makapag-recover ng inyong seed phrase. Kayo lang po ang may responsibility niyan dahil kayo po ang nakakaalam. So ngayon, kung gusto niyong baguhin yung details naman ng account niyo, punta lang kayo ng account settings. Okay, so palitan niyo lang, pwede niyo palitan yung pangalan, pwede niyo rin palitan yung email, pwede niyo rin palitan yung password. Kung ano yung email na gusto mong ilagay diyan, discretion mo 'yan kung gusto anong gusto mong ilagay, and then yung password ganun din. Hindi necessary na magkaparehas yung password mo sa email at dito sa Axie dashboard kasi ito pwede itong magkaiba. No? Para iba yung access, pero kung gusto mo parehas, okay lang din naman. Okay, nandito na tayo sa marketplace. At tayo yung mamimili na ng Axie. No? So makikita nyo yung prices dyan in Ethereum kasi Ethereum yung currency na ginagamit natin. So the best advice, one of the tips is kung mura ang Ethereum, pwede kayong bumili ng Ethereum at pwede kayong mamili ng mga Axies habang mura yung Ethereum para hindi siya masyado mabigat sa bulsa. So, paano gumamit ng marketplace filters? Titignan nyo lang sa left corner ng screen. And then, ito yung classes natin. Meron tayong bees, plant, bug, mech, dust, aqua, bird, reptile, and dawn. So, kung naghahanap kayo ng axes na gusto ninyo specifically, ikiklik nyo lang siya, select nyo lang. For example, bees.
So lalabas lahat dyan yung BIS na AXI. Okay, yan yung mga classes. And depending kung nari ang stage ay egg or adult. Tapos specific din yung breed count. Ito yon. So i-adjust nyo lang from 0 yan, to 7. 7 breeds agad. Kung gusto nyo naman ng 0, pwede yan. Lagay nyo lang 0. So may kita nyo yung axis, 0 yung breed count nya. Ayan, so may kita nyo dito, ayan, 0 breed count. 0, 0, breed count, 0, 0, 0. Tapos bees sya, yung yellow, bees yan. Ayan, so palitan natin, plant, pwede rin naman. Ayan, so may kita nyo, 0 breed, 0 breed, 0 breed. Ayan, yung plant. And then, kung gusto mo naman, specific yung breed count, pwede mo lang i-adjust to. O for example, lagahanap ka ng collectible na mystic, pwede rin to, piliin mo lang yan. Ayan, so i-adjust nyo lang yan. And then pureness, kung naghahanap ka, gusto mo lahat ng parts ay plant, no? Para to sa mga magbi-breed, no? Pwede mo piliin din yung pureness 66. Ayan, ibig sabihin ng 66 yung body parts niya, no? Yan yung body parts niya. Ayan, so kung may kita nyo, 0 point, ito yung price 0.145, 0 breed count nandito sa filter natin. And then click natin yung pureness, ibig sabihin 66, ibig sabihin noon yung 6 parts niya ay plant. Ano ba yung 6 parts na? Pag-usapan natin yan. Ayan. So, pag kinlik nyo na yung AXI, lalabas itong page na to. So, makikita nyo yung class, yung breed count, and then yung seller. Ayan. Yung seller, kung sino yung seller. And then, yung statistics nya, 61, yan. Kadalasan, mga tank AXIs, 61 mataas yung HP, 50 pataas. Yung speed nya, slow siya. Yung skill nya, 31. And then, yung moral nya, 41. So, ayan. Meron din akong separate video on how to understand yung mga stats and speed or yung mga importansya ng isang AXI. And then yung body parts na ito yung sinasabi na 6-6 kanina. No? Ayan, yung eyes niya is green, ibig sabihin plant yan, pumpkin, cactus. Ayan, itong mga body parts na very important din yan para maintindihan nyo at mas madali nyong malaman kung ano yung skill ng isang AXI. Dahil ang skill ng isang AXI ay nagdedepende sa kanyang body parts. For example, itong eyes at ears, wala pa siyang use ngayon. So, basically, aesthetic lang siya. Pero yung kanyang pumpkin, kung makikita nyo dito, back yan, ito yung pumpkin niya. Nasa likod, cactus, yan yung horn niya, yung sungay. Ito yung cactus, nasa sungay niya. And then yung Sirius, yan yung bibig. Yung bibig na Sirius. And then yung carrot, ito yung buntot, yung carrot yan. Okay, so meron tayong tinatawag na likod, yung back, yung mouth, yung horn, at yung tail. Okay, so ayan, dito pa lang, sa itsura pa lang ng AXI, malalaman nyo na kung ano yung abilities niya. So eventually, mapafamiliarize din kayo dyan, pero make sure na binabasa nyo itong mga nandito sa taas. Yan. Pumpkin, Sirius, cactus, carrot. Kasi mas madali siyang tandaan. Alright? Tapos dito, makikita nyo rin yung parents. No, sino yung nanay at tatay niya, and then sino yung buyer, sino yung seller dito sa baba, and then kung magkano yung nabenta at kailan. Okay, so yan yung marketplace. So kung gusto niyo bilhin yung AXI, click niyo lang yung buy now. Ito hindi sigurado, hindi na to available dahil nakalagay auction na ended or hindi na siya available, wala na yung click na buy button. Yung iba nagtatanong bakit hindi nila mabili, make sure na naka-connect yung Ronin wallet address niyo. So kung papansinin niyo, Cook's Farm, nakakonnect yung Ethereum address natin dahil nag-login tayo. Pero make sure yung Ronin address yun naka-login din. So, ito, Cook's Farm. So, may kita nyo yan. So, may kita nyo, pwede nyo i-click yung buy now. Click mo lang siya buy. Ayan. Pwede mo siyang i-cancel, no? Pwede mo i-cancel yung transaction na yan. Ayan. So, lumabas yung transaction. Ayan, pwede mo siyang bilay. Click mo lang yung confirm. Sa transaction fee ngayon, meron tayong tinatawag na 100 free transaction sa Ronin. So, ibig sabihin, hindi na kayo magbabayad ng gas. Once na na-deposit nyo na yung Ethereum, doon lang kayo magbabayad from Ethereum Network, Ether Wallet, or yung MetaMask, papunta sa Ronin, merong tinatawag na gas fee yun. Yung gas fee na pupunta sa miners at para ma-deposit yung amount doon sa inyong account ng Ronin. So, pag pumasok na sa Ronin, automatically magiging wet na siya. Okay, huwag kayo magsisend ng funds diretso sa Ronin address nyo galing sa ibang wallet or galing sa ibang exchanges. Kailangan i-click niyo yung deposit. Ayan, so cancel muna natin to. Kinancel natin yan. Okay, so for example, lang binili natin. So balik kayo sa account. Para mag-deposit,
no? Sa Ethereum, sa Ronin, kailangan meron kayong balance sa inyong Ethereum wallet. So for example, may balance ka diyan, kiklik mo lang tong deposit to Ronin and then mariredirect ka sa Ronin Bridge. Yung Ronin Bridge, no? Kailangan i-connect mo yung Ethereum wallet mo sa Ronin Bridge. So click mo lang Cook's Farm and then next and then click connect. So connected na siya. So madedetect ng Ronin Bridge kung may laman yung account mo. So for example, ilagay natin yung Ronin address natin. Ang ilalagay mo dito na Ronin address ay yung receiver ng iyong ide-deposit. For example, yung Cook's Farm. Pwedeng iba, no? Ayan. Pero ayan, kung gusto niyo mag-deposit, pwedeng yan ang ilagay niyo yung address. And then mamimili lang kayo sa asset, click niyo lang tong tatlong burger na icon dito. Ayan, and then for example, AXS. Ayan. So, na-detect, wala tayong laman na AXS, SLP, tsaka ETH. No? So, pag meron yan, syempre may kita naman yung balance. May kita nyo dito. So, click nyo lang kung ilan yung amount and then click nyo lang yung next. And then, automatically, magsasign din ng message yung panibagong Ethereum na message sa MetaMask. And then, i-approve nyo lang siya. So, once na na-approve nyo na, hintayin nyo na lang kung ano yung status. Click nyo lang yung View Ether Scan or merong magpa-pop up dyan. Tapos may kita nyo kung ano yung transaction ng account. So malalaman nyo kung ano yung status, pumasok na ba. No, take note, no, medyo matagal mag-reflect yung dineposit na any token sa Ronin. Pero para malaman nyo kung okay yung ang status, click nyo lang yung Etherscan. No, pag hindi pa rin, copy nyo lang yung address nyo sa Etherscan. Yan, click nyo lang copy to clipboard and then paste nyo lang dito, etherscan.io. And then paste nyo lang siya dyan. And then click nyo lang yung search. So, malalaman nyo na yung mga transaction na nangyari dun sa address ninyo. Okay, kasi public ledger siya. So, may kita din siya ng lahat. Okay, so for example, nakapili ka na ng mga access mo, may kita mo yung mga access mo sa inventory. So, click mo lang yung inventory, then lalabas yan yung mga access mo. For example, may specific ka, lalagay mo lang din dito sa filter sa kanan. Beast, plant, aqua, bird. So, for example, tanggalin natin yung aqua. No? May papakita lang natin yung tatlo, beast, plant, and aqua. Ayan. So may filter din dito sa inyong sariling inventory para madali mong mahanap yung Axie. And then yon, no? Ang gagawin niyo lang is pupunta kayo sa game app, pag na-download mo na siya, isi-sync niyo lang yung Axie. So mamaya gagawin natin yon. Yung second part ng video na to, ituturo ko sa inyo kung paano mamili ng Axies basic starter teams for Axie at paano mamili sa marketplace. At yung positioning, yung basic gameplay ng Axie Infinity, paano kumita sa Axie Infinity, ano yung mga iba't ibang game modes na kikita tayo ng SLP at ng AXS, at kung paano magsaswap ng inyong tokens sa iba't ibang exchanges. So, see you sa next video. Maraming salamat. Bye-bye!